Hi, it's Yana. Today, we are going to Bangaan Rolling Hills. It's gonna be a short trek and I'll bring you with me as we have a short nature escape. Let's go! Part lang na to. Kasi meron pang mas mataas sa likod niya. Ayan, walang parkingan. So dito lang din kami nagpark sa gilid ng daan. Start of the hike. Ayan, simula pa lang to. Pero pataas na siya. Wow! Let's go! We started hiking pala doon sa barangay hall ng Bangaan. Although may daan naman dito, it's a paved road. Ayan. Hindi kasha ang dalawang sasakyan. So parang pang one vehicle lang talaga siya. So far, we've been walking for 10 minutes na. At sobrang steep ng daan. Nakapagod. Nakapagod. And may parts na rin also na hindi na paved. So medyo mahirap na silang lakaran. Yeah. I think it's already 1 kilometer and 200 meters in total. Yeah, medyo mataas-taas na rin kami. Pero sa part na to, wala nang masyadong akyatan. Puro patag, medyo patag na na part. Ang narinig mo lang dito ay birds. We saw one bird kanina. Sobrang laki niya. It's so beautiful. Ngayon lang ako nakakita ng bird na yun. We'll keep on walking. Sabi ni CJ, mga 500 kilometers more before we reach our destination or our stop. And nag-wow na si CJ. I think we've reached our destination. Kapagod. Ooh, cool! So I guess this is it. Rolling hills of Bangaan. Yeah. Oh, yung part na yun, no? Ang daming, daming ano. Daming flowers. May cow pa doon. Let's go take some pictures! Sarap ng hangin. So far, pagod na yung legs ko. Pero sobrang ganda ng view. Feels fulfilling.
malayo-layo na rin yung na-walk namin. Pero very fulfilling, like walang masabi yung pagod mo sa ganda ng view. Hindi ko nga sure kung tama ba itong pinupuntahan namin. But then the whole Bangaan rolling hills, ito na yun. So nasa one hill lang kami, going to another. Ayan. No, hindi ko kaya. Akyat daw kami dun. Alam niyo yung baka kanina? Oo. Ayan na siya, oo. Umikot-ikot talaga kami ni CJ. Ala, tinan niya daw kasi nakaret ako. Ayan na. Hi! Ayan, daming bulaklak. Dito yung kanina. I think tinanim nga talaga nila on purpose. Ganda. Let's go, go, go! Sayan, daming bulaklak. Hanggang doon! Yeah. May bio ang laki. Ay, puchi tsaka! Lumalapit siya since. And at the end of the trail, merong kubo. Dito muna kami. Ah, ang saya. Daming dikit-dikit sa shoes ko. Purikot. Ha? Purikot. Purikot. Purikot daw. Purikot in Ilocano. Saya naman ng trek na to kapag may gusto kang puntahan for a bit of exercise o kaya outing with friends, adventure, yan. Saglit lang siyang walk, fun pa, tapos you're with nature. Ito, pababa na, yan. Yung part na to, hindi siya paved. Medyo mahirap na lakaran. Pero may park doon, medyo malapit naman na, ano na siya, sementado na. So yun yung Bangaan trip namin. It was a much needed nature trip. Saglit lang siya na trip pero super fun and worth it. Sakto lang din yung pagod. Overall, it took us mga 2 hours including photoshoots, yun, stopovers, tapos mga side trips, rest na din, ganyan. Ang tip ko na lang din for those who plan to go there, magdala kayo ng first aid kit kasi wala talagang ibang tao doon. Tapos, hindi rin ganun kaganda yung daan pagdating doon sa mismong hills na area. So, might as well be ready na lang din kapag magkaroon ng accidents. And maganda yung sinuggest ni CJ, check the weather always bago pumunta doon kasi
mahirap nga na maabutan ng ulan doon. Walang shade doon, walang masyadong puno. Yung mga area na may puno, doon lang siya sa paakyat pa lang. Pero sa mismong site, walang masyadong puno doon, wala rin masyadong shade. Tapos, konti lang yung parang kubo. And yun, yung ibang areas din nga doon kasi hindi nga sementado. So, kapag umulan the night before or the day before, expect mo na maputik siya at mahirap din siyang lakaran. Since di pa kami nakapag-breakfast ni CJ yan, mag-breakfast na lang din kami sa isang pansitan na area na sikat din dito sa Solano. Dito kami kakain! Batil Patong special beef. Yeah. Ang sarap. Meron siyang egg. At I think balls. Anong balls? Meatballs. Tapos kay CJ, it's pansit kabagan special. Overload. Pansit kabagan overload. Ano itong sinerb nila sa gilid? Pwede din. Sabaw niya. Oo, sabaw. Let's eat! First time ko i-try yung Batil Patong. Sobrang sarap niya. Kakaiba yung sabaw. Very tasty. Tapos, yung mga sahog din niya, ang saya. Iba rin yung experience na may itlog siyang toppings. Pero, yun yata yung ibig sabihin ng Batil Patong, no? May egg siya as a toppings. I'm going to end the vlog here. Thank you so much for watching. I'll see you again on my next vlog. Bye-bye! Ingat!